So guys, na fishball na niya. Ayan. What's up guys? At nandito na naman kayo sa Sangreal TV! So mga kapatid, no? Magandang Sabado ng umaga sa inyo lahat. Yun lang, nangungumusta lang si Sangreal TV sa inyo lahat, no? At ngayon, meron lang akong titestigin. Meron lang akong nakatuwan dito na bilhin, no? Bumili ako ng 2 gagamba. At identical naman yung size nilang 2. Itatry ko lang sa inyo ipakita yung kung paano yung sabong ng gagamba na tinatawag, di ba? Yung sabong ng gagamba. Ayun. So, ang gagawin ko dito is kukunin ko sila pareho, paglalabanin ko. Pero hindi ko paabot sa point na magbibilutan sila or yung magpapatayan. Tamang salpukan lang sila para at least makita lang natin kung paano yung sistema ba ng sabong, di ba? Kasi yung sinasabi nilang sabong ng gagamba, sa ibang part po ng Pilipinas, libangan po yan, yung iba, ginagawang pustahan, di ba? Depende po yan sa kung saan ang galing yung gagamba or depende rin sa lahi yan at saka yung sa kung magano yung pusta, no? Kasi tayo mga Pilipino, matatabaw utak natin sa mga ganyan eh. Sa paglilibangan, di ba? So, gusto ko lang sa inyo pakita guys, no? Kung paano itong sistema to ng sabong ng gagamba. Okay? Bangan nyo to guys. Alright guys, no? So ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano itong sabong ng gagamba, no? So, ito na po yung gagamba natin. Si gagamba number 1. Yan. Tapos, ito naman si gagamba number 2. Alright? Pakita ko lang sa inyo guys kung paano ito pinaglalaban. And gaya ng sabi ko po sa inyo, hindi po natin ito paabuti sa punto na magpapatayan sila. Tamang ano lang, tamang laro lang tayo. Medyo mabilis siya. Ayan po ngayon guys, no? Ayan, ito po siya. Yung isa. Pero ganito rin po yung lahi ng gagamba na ilalaban natin sa kanya. Sa iba, ginagamit nila maliit lang na, ano, maliit lang na stick para magkasapotan na kagad pagka naglalaban sila ng gagamba. So, nung bata ako, ganito na yung mga ginagawa namin nun. Bibili ka ng halagang ₱20 na gagamba. Pero ngayon guys, itong maliit na to. Grabe, ano na to. Worth ₱50 na to. So, 2 to, 100 to. So, gusto ko lang siyang i-share sa inyo lahat, no, guys? Ito naman yung isa. Ayun. So. Yun. So, ayan po, guys, no? Nakita nyo dyan, yung isa. Yan. Halos nag, ano na yung isa, guys? Halos muntik nang masaputan yung isa. Ayan po uli. Salbukan. Yun. So, ganun po yung sa rules nung sa sabong ng gagamba, guys. Kapag ka yung isa ay na laglag ng 2, panalo na po yung nakapagpalaglag sa kanya. So, ito po yung pinaka-victorious natin, guys, na gagamba, no? Ito. Yung isa kasi napitik ngayon. Hindi natin alam kung may katis yun. Pero ito, guys, gusto ko lang sa inyo ipakita yan ng tutukan. Ayan po siya. Ayan. Kung mapapansin po natin yan guys, no, yung gagamban to ay medyo ano talaga. Maganda yung itsura niya. Balingkinita ng katawan. At maganda kapag kailalaban mo yung gagamban ng medyo gutom. Yung isang araw o 2 araw na hindi nakakain. Or halimbawa nakapanganak na siya ng itlog. Mga isang araw, pakainin mo muna tapos para makabawi lang siya sa energy niya, yung paglalabas siya ng sapot, ng mga spider webs. Tapos, saan mo siya ilalaban? So, yun lang po guys. Yung sa iba naman, parang pinapainom nila ng mga vitamins or yung mga iba pang mga pampalakas ng gagamba. So, yun guys. At least,
Nakita nyo kung paano yung sistema, no? Dalawang beses po yan dapat na lumaglag para manalo. Tsaka depende rin po yan sa pusta. Kung magkano yung ipupusta po ng magkabilang panig. So, ayun lang guys. Sana medyo na-enjoy nyo yung laban na yun. Kahit na maikli lang. Kasi ayoko rin naman na pag-anuin silang dalawa yung umabot sa point na magkainan. Napanginayang. So, ang gagawin ko rin dito is ipapakawala ko lang dito sa mga halaman para makakain din sila ng mga lamok-lamok, yung mga langaw, ganun. Diba? At pag dumami yan dito sa lugar ko, edi meron na ako supply. Diba? Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Sa magandang Sabado ng umaga sa inyo lahat, mga kasangrial. Mga kasangrial, ang ginawa ko ngayon dito is pinakawalan ko muna sila dito sa lugar ko lang, no? Para at least kahit papano dumami sila, makapangitlog. At gaya nga ng sabi ko, kung dadami sila, mas magiging maganda, magkakaroon ako ng supply ng mga panlaban na gagamban. At gagamban totoo ang tawag sa amin po niyan. Gagamban totoo. Yun. Dito sa amin, sa Malabon. So, pakita ko sa inyo kung nasa na siya ngayon, ha? Dalawa po yan pinakawalan ko. So, dito ko po siya pinakawalan, guys. Andiyan po siya. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan po siya. Yan po yung pinaka itsura niya. Nagbe-blend na po siya. Ayan, o. Yan siya. Nagbe-blend na po siya sa kanyang environment. Ayan. Ganda ng ano, ng view. Ayan. Tapos, yung isa naman po, guys, ay pinakawalan ko rin dito. Yung isa sa mga gagamba. Para at least mga makapangitlog sila dyan. Ayan, dito ko siya pinakawalan. Ito po siya, guys. Kasi dito marami mga lamok-lamok dito sa amin. Ayan po siya. Ayan. Ayan, mga kapatid. Mapapansin po natin, medyo madilim lang dito. Ayan po. Yung view natin dito. Ayan, ayan, ayan. Ito po siya. Medyo nagtago siya. Ayan, oh. Ayan po siya. Natatakpan lang siya ng konting... Ayan po siya, mga kapatid. Medyo dark kasi yung kulay niya, eh. So, sa natural environment, ganyan po yung tsura niya. Magtatago yan, tapos mangingitlog yan kapag tumaba. Ayan po siya, guys. Oh. Mamatsyagan ko yan. At titingnan natin kung makakapagparami tayo ng mga ganyang gagamba dito sa Maynila. Ayos. Maraming salamat mga kapatid sa pagtutok dito, no? Sa ating topic ngayon about sa sabong ng gagamba. Yung mga tinatawag na gagamban totoo. Marami pong mga uri yan. Mayroon mga gagambang sumon. Mayroon pong mga agambang natawag na talaan. Yung mayroon pong batik sa likod. Tapos ito naman po, gagambang gapangan tawag sa amin yan, eh, nung maliit pa ako. Yan yung mga madalas kong pinipili, eh, tsaka yung kulay brown. So, maraming salamat mga kaibigan, mga Sangreal. Sana nag-enjoy kayo dito sa panonood ng Sangreal TV. Maraming salamat. See ya. Thank you so much and have a wonderful day. Fresh na fresh. Shout out sa Sangreal TV! Sangreal TV! Sangreal TV! Thank you so much, guys!